What's up, mensters? Kamusta? Panibagong araw, panibagong buhay, kaya walang susuko, laban lang. So, sa mga previous videos nga na ginawa ko, mga men, mapapansin nyo, lahat yon may kinalaman sa basic needs ng mga alaga nating hamsters, no? Magmula sa beddings, and syempre hanggang sa enclosures, no? So, ngayon ay gagawa tayo ng DIY hamster drinking bottle. So, hindi tayo magtatakil ng iba't ibang uri ng hamster drinking bottle dahil halos lahat yan, pare-parehas lang naman ang component, no? May tube, yung body na lagay ng liquid, no? So, yun lang yun. Ngayon, ay gagawa tayo ng DIY hamster drinking bottle dahil sa mga pet shops or sa mga pet stores, pet supplies, ang presyo ng isang hamster drinking bottle, yung usually ginagamit, parang 60 ml yata yun, no? Ay nagre-range ng 50 to 70 pesos, no? May kamahalan siya, no? Para sa drinking bottle. Tapos, bawat isang hamster, isang ganun, no? So, minsan naman, yung malaki, nasa 100 pesos to 120, depende sa mapagbibilhan nating shops or pet supplies, no? Gagawa tayo ng DIY hamster drinking bottle na kung saan, eh, hindi tayo gagastos ng malaki. I think mga... less than 5 pesos lang yung gagastusin natin. Or parang wala nga tayong gagastusin. Kasi lahat ng mga materials natin ay makikita lang din sa bahay natin. So, kung ano-ano yung mga materials natin, mga men, so, ano pa hinahantay natin? Isa na natin to. So, ayun mga men. Ito yung mga materials na kakailanganin natin sa pagbuo ng DIY hamster drinking bottle na gagawin natin. So, una dyan is etong empty bottle ng cuticle remover. No, so yung cuticle remover, ayun yung ano, kulay pink na ginagamit sa pagmamanicure, no. So ito yung lagayan niya, medyo malaki lang, no. Ayan, medyo malaki lang. Linisan niyo lang din. Tapos next is etong Jolene na maliit na to. Ayan. Yung Jolene na maliit na yan, no. So ito makikita to sa mga ano, alcoholic na inumin, kagaya ng Emperador, The Bar, no? So, etong Jolly na to, nakita ko sa The Bar, eh. Nakita ko sa sao dito sa amin. So, ayan. Jolly na maliit. Tapos, next is, eto. Ano ba to? Passiner yata ito, eh. Diba? Yung wire dun sa passiner, no? So, ayan. Ito, nakakalat nga lang ito sa bahay. Siguro, meron naman kayo yan dyan, no? So, ayan. Tapos, next is, eto. Tape. Ang meron lang ako dito ay electrical tape, no? Pero mas maganda sana kung scotch tape, no? Kasi clear yun, makikita mo. So, since ito lang meron ako, okay na to. And last is ito. Yan, soldering iron, mga men. Yan, ito yung gagamitin natin pambutas dun sa takip, no? So, kung wala kayong soldering iron, pwede kayong gumamit ng ano, pako, no? Initin nyo lang yung dulo ng pako, yung pinakaulo ng pako. Siyempre, huwag nyo hahawakan, mainit yun, no? Gamit kayo ng plies, tapos yun, gamitin nyo. Initin nyo sa kandila, no, yung pinakaulo ng pako. Tapos ayun, pwede nyo gamitin na pang butas. So, kompleto na yung mga materials natin. Umpisa na nating buhin yung DIY hamster drinking bottle natin. So ayun mga men, magsisimula itong ating DIY hamster drinking bottle. Siyempre, sa pagpapainit nitong soldering iron na gagamitin nating pambutas dito sa takip ng cuticle remover, no? So, ito, sasaksak ko lang ito dito sa outlet. Yan. So, aantayin lang natin itong uminit. Tapos, yan, bubutasan na natin itong takip ng magsisilbi nating ano, bote, no? So, sa mga men natin dyan na walang ganitong soldering iron, pwede kayong gumamit ng pako. Yung pako na concrete nail,
Yan. Kung di nyo alam yun, tanong nyo sa mga papa nyo, sa mga tito nyo, kaya sa mga kuya nyo, no? Alam nila yun. So, yung pauna concrete nail, ang gagawin nyo, kumuha kayo ng plies, hawakan nyo yung kabilang dulo nun, yung matalim, o yung patusok, hawakan nyo dun, tapos kumuha kayo ng kandila o kaya gasera, na ang gagawin nyo dun is, yung ulo ng concrete nail ay iinitin nyo sa apoy, gamit nga yung kandila at gasera, no? So, once na mainit na yon, siguro pag nagkulay pula na yon, pag nagkulay pula kasi yung bakal na nakadarang sapo, ibig sabihin napakainit na nun. No? So, once na napakainit na nung ulo ng pako, pwede nyo na siyang gamiting pambutas dito sa takip ng cuticle remover. No? So, sa mga men natin na mga bata dyan, no? Maghingi na lang kayo ng tulong sa mga papa nyo o sa kuya nyo. No? Kasi mainit yon yung bakal, and pag nagkamali kayo ng pagdikit, madikit sa balat nyo, mapapasok, masakit, mga men. So, ayan, kagaya din dito sa soldering iron, mga men, no? Once na uminit to, alalay lang din kayo sa paggamit, kasi etong part na to is mainit yan hanggang dito sa dulo, no? So, ngayon medyo mainit na nga to, kaya sa mga men din natin dyan, ingat lang kayo, no? So, hindi pa siya ganun kainit. Mainit na siya, pero hindi pa makakabutas na itong plastic, no? Ayan, hindi pa. So, konti pang pag-aantay. Iinit din to, mga men. 2 very boring minutes later. So, ayan, mga men. Mainit na itong ating soldering iron, no? So, pwede na itong gamitin pambutas dito nga sa takip na itong ating gagawing DIY drinking bottle, no? So, ayan, mga men, kagaya na sabi ko, kung gagawa kayo nito, magpatulong kayo sa mga mas nakakatanda sa inyo kung gagawa kayo nito, no? Kasi mainit nga to. So, ayan, mga men, bubutasan lang natin to. Ayan. So, mas maganda kung ang pagbutas natin ay mula rito, dito, palabas, no? So, pag ganon, ayan, pag ganyan. Para yung matutunaw na plastic nitong takip natin is mapupush palabas. No, pag na-push yun palabas, madali natin siyang makayod. No, magiging pulido siya, malilinis natin. Unlike pag ganito, magsisimula tayo diyan, dito sa flat surface na to. Pag binutas naman natin siya, pag ganun, palabas naman sa kabila, mahihirapan tayo kasi dito mapupunta sa loob yung mga tunaw na plastic. So, ayan, butasan natin siya mula rito palabas. So, ayan mga men, dahan-dahan lang ha. So, ayan. Ayan, dahan-dahan lang natin kasi kailangan diretso lang. Dahil nga mainit to, tendency niyan, pag nalihis tayo, eh, mag-iiba yan. Mag-iiba yan ng korte, hindi pa bilog. So, kailangan alalay lang, no? Ayan. Okay. Alalay lang ng konti. So, ayan. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, ito yung mga tunaw na plastic. Ayan. Umusli siya palabas. So, dito natin yan mamaya kakayurin, mga men. Para mas maging malinis tingnan. And syempre, hindi rin makaabala sa pag-inom ng mga hamsters, no? So, konting ano lang. Init-init. Ayan. So, pwede na to, mga men. So, ayan, mga men. Nabutasan na natin siya. Ayan. Kung makapansin niyo, butas na siya. At, ayan yan, nakausli dyan yung mga natunaw na plastic, no? So, nagawin natin, kakayurin lang natin yan. No? Kung meron kayong cutter dyan, mas maganda may cutter, no? Para mas matatansya nyo o mas malilinis nyo yung mga gilid. Pero sa akin, okay na to. Wala akong cutter dito sa bahay. So, ayan. Ayan, natatanggal naman siya. Ayan. So, ayan. So, ayan, okay na yan, mga men. So, next step is, kagaya ng mga water bottle na binibili natin, mga men, meron siyang clip o yung magsisilbing holder niya, no? So, dito sa ating DIY drinking bottle, eh, meron din tayong gagawing DIY na clip o yung magiging holder nitong bote natin, no? So, kunin natin tong fastener natin. Ayan. Ayan yung fastener natin kanina, di ba? Ang gagawin lang natin sa kanya ay
titiklupin lang natin siya. Pero hindi natin pagpapantayin yung magkabilang dulo, no. So titiklupin natin siya sa ganito. Yan. So magtitira tayo ng spasyong konti. No? So ganyan siya. Ganyan ang mangyayari sa kanya, mga men. Hindi siya magpapantay. Hindi sila magpapantay sa pagtitiklop. Siguro mayroong mga ano, mga isang pulgada, no? Mga 1 inch na pagitan. Yung dulo na itong nasa baba, sa dulo na itong nasa taas. Mga 1 inch din yung pagitan, no? So, ayan. Once na naganito nyo na, na-form nyo na sa ganito, yung fastener nyo, gagawin nyo is babalutan nyo muna to ng scotch tape kung meron kayo dyan. Pero sa sabi ko nga, sa case ko, ito lang meron ako. So, okay na tong electrical tape. So, babalutan nyo siya mula dito sa baba. Okay, babalutan nyo lang. Okay. Mas maganda kung scotch tape kasi, di ba, makikita nyo. Kung may lamang tubig pa, yung DIY drinking bottle natin. Yan. So, babalutan nyo siya hanggang doon sa pinaka-tip nung maliit na dulo. No? So, so ayan mga men, okay na. So, ganyan. Ganyan ang mangyayari. Nabalutan nyo itong nakatuping portion, itong maliit na dulo dito sa katawan nung mahaba na to. No? So, nabalutan nyo na. Ang next nyo namang gagawin is, ilalapat nyo siya dyan. Ilalapat nyo. Yan, ilalapat nyo itong fastener dito. Tapos, nakadikit pa rin yan, nakakonekta pa din yan. Itong electrical tape. Yan, gaganyan mo siya. Tapos, ibabalot mo dun sa katawan. No, para lang nakakapit. Para lang nakakapit itong holder. O, magsisilbing holder nitong ating DIY drinking bottle, no. So, okay na 'yan dahil ubos na electrical tape ko. Yan. Ayan. So, ayan. So sa case ko, okay na din na hindi siya naubos, no. Pero mas maganda kung balot na balot 'yan, no, para mas makakapit pa. Pero sa case ko dahil wala na rin 'to. Konti na lang. Okay na rin 'yan. At least dito makikita ko kung may laman pang tubig yung drinking bottle nila, no. So eto na 'yung magiging holder niya, no. Napaka simple at syempre wala tayong gagastusin or kung may gagastusin man tayo, napaka baba lang. Mga 2 piso lang siguro 'yung gagastusin natin dito, no, para makagawa na itong DIY drinking bottle. So, ayun mga men, natapos na nating gawin 'yung ating hamster drinking bottle na DIY, no. So eto na 'yung finished product natin. So, ayan. Ayan na yun, no? May tubig na rin siya sa loob at yung jolly neto, ayan, nasa ilalim. Siyempre, hindi nyo makikita. Tapos, eto din, yung pinaka-holder na magsisilbing kapitan netong ating DIY drinking bottle, no? So, eto nga palang idea na to ay nagmula sa Kamanaba Hamster Organization at specifically, nakita ko siya kay Sir Jeff De Leon, no? Shoutout sa iyo, Kuya Jeff, and follow nyo yung channel niya, Kuya Xiaoyao TV. Ayan mga men. So ayan mga men, hanggang dito na lang muna. At bago ko tapusin tong video na to, ay gusto ko yung shoutout ang ilan sa inyo mga men. No? So, shoutout sa iyo, Daniel Carl Paraiso, Primela, Kate Caparaz, and syempre kay Men Perlina Vlogs. No? Ayan, shoutout sa inyo mga men. At maraming salamat sa 3,700 plus na mga solid mensters ko. No? Maraming salamat sa inyo mga men. Maraming salamat sa pag-suporta nyo at baka ako magbibigay pa ako sa inyo ng mga tips and tricks about hamsters, no? So, ayun mga men, hanggang dito na lang. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, click mo yung subscribe button dyan and yung bell notification para lagi kayo updated sa mga bago kong upload na videos and yun, magkwentuhan tayo kapag nagganda ako ng live stream, no? So, ayun mga men, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama and sana masubukan nyo din gawin itong DIY hamster drinking bottle natin. So, ayun namin. Walang susuko. Laban na. Salamat.